Okay, good day everyone. So welcome back sa ating panibagong pagkatuto. It is our lesson number 26 and ang topic natin para sa video lesson na ito ay using inductive or deductive reasoning in an argument with the learning code M8GEIIH1. Ayan, so handa na po ba tayo? Let's get started. So, here are the following objectives for today's lesson. First is to define reasoning. Second, to use inductive or deductive reasoning in an argument. And third, to develop reasoning skills. So, simulan natin sa pagde-define ng reasoning. So, ano nga ba ang reasoning? So, pag sinabing reasoning, it is the drawing of inferences or conclusions from known or assumed facts. It is the process of creating or generating conclusions from evidence na kung saan you will be able to connect all evidences to form a claim and create a logical argument with those evidences. So, yun ang ibig sabihin ng reasoning. In addition to, reasoning, it may be prediction of an event from an observed cause or the inference of a cause from an observed event. It is the process of passing from the known to the unknown. It is the process of deriving a logical inference from a hypothesis through reasoning. And meron tayong dalawang methods of mathematical reasoning. At ito ay inductive at deductive reasoning. So, ibigay natin ang pagkakaiba ng dalawa. Simulan natin sa inductive reasoning. So, when we say inductive reasoning, it is the process of gathering specific information, usually through patterns, observation, and measurement, and then making a conjecture based on the gathered information. So, pag sinabing inductive reasoning, you are arriving at a conclusion based on the specific information na nagather mo. At minsan, ginagamitan natin siya ng patterns or through observation lang. So, through observations, makakapag-isip ka ngayon ng conclusion base sa kung anong naoobserbahan mo. And you are applying that inductive reasoning skill. So, halimbawa, ito. Meron tayong tatlong figures na kung saan gagamitan natin ng inductive reasoning skill. So, ito, sa unang figure, makikita natin itong shaded portion na to na color blue ay nasa taas, okay? Upper left ng ating figure, pagdating dito, nasa upper right na siya. Pagdating dito ay lower, okay, lower right. At gamit ang inductive reasoning skill, may isip natin kung ano yung susunod na figure. So, through our observation and by looking such pattern in these three given figures, we can say that the next figure will be this one. So, nasa lower right, I mean lower left yung ating color blue na shaded part. So, yan ang ibig sabihin ng inductive reasoning. So, gumamit tayo ng observation at nakapag-conclude tayo ng susunod nating figure. So, base doon sa observation ng pag-gather ng mga information at pag-conclude ng a certain answer,
dito napapasok yung tinatawag nating conjecture. So, pag sinabi nating conjecture, it is a conclusion made from observing data. Take note, galing siyang sa isang observing data. Okay? So, it may or may not be true. So, magbigay tayo ng example ng conjecture. Tandaan, ang conjecture ay isang conclusion na galing sa isang observing data. So, dito, nakikita natin, okay, flock of swans. Okay? So, dito, base sa picture, nakikita natin na puro mga gansang color white. So, from here, we can observe, okay, we can observe that all we see in this picture, okay, are swans and their color is white. We can now conclude or we can create a conjecture from this. Sabihin na natin na all the swans we have seen are white. At dahil yun ang nakikita mo, base sa observation mo, base sa observing data na meron ka, you can conclude that all swans are white. So, ito yung ibig sabihin ng conjecture na binanggit kanina. So, since ang nakikita mo from the beginning, halimbawa mula nung bata ka pa, ang nakikita mo lamang na swan ay kulay puti, magre-retain sa isipan mo na lahat ng swan ay kulay puti. Unless kung nakita ka na ng mga swans na ganitong mga kulay. Kasi may mga swan talaga na color black at color brown. At meron pa namang daw na color pink. So, may iba't ibang kulay din ang mga swans. Hindi lang siya puti. At dyan papasok yung tinatawag nating counterexample na kung saan ito yung magpapatunay na yung conjecture ng nauna ay hindi totoo. So again, a counterexample is a specific case which shows that a general statement or the conjecture is false. Magbigay pa tayo ng isa pang halimbawa. Dito sa pangalawang picture, makikita natin that the sky is cloudy. And specifically, cloudy siya kasi magsa-sunset na siya. So, sabihin natin by the observation, let's give the conjecture of if it is cloudy, then it is raining. So, ito yung ating conjecture. But then, meron tayong maiisip na counterexample na kung saan it will prove that the conjecture is not true. So, hindi naman porket maulap ay umuulan. So, base sa pagkakaalam ng karamihan, may iba't ibang klase tayo ng ulap. At ang ulap ay may isang ulap na talaga namang magdadala ng ulan. At ang tawag doon ay nimbus cloud. So, kapag siya lang ay cloudy, halimbawa lang, mukhang ang ating ulap ang makikita sa kalangitan ay stratus or cumulus, syempre cloudy yun. Pero ang tendency, hindi naman siya umuulan. So, yun yung mga bagay o senaryo na nagpapatunay na hindi lahat ng mga conjecture or mga base sa observation ng tao ay totoo. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng conjecture and counterexample. Tandaan, dahil gumamit lang tayo ng observation skill, hindi po sinasabi na accurate method ang inductive reasoning. So, inductive reasoning is not an accurate method for arriving at true and accurate conclusions since the conclusions are just derived from observation only, from observing data, na kung saan tinatawag din siyang educated guess. So, yan ang ibig sabihin ng inductive. Ngayon, for another information, pag sinabi nating inductive, it moves from specific observations to general idea or broad generalization.
So, galing siyang specific concepts, specific information, at igagather mo siya to create a broad generalization. Halimbawa, ito, meron tayong January, February, May, at hahanapin natin yung dalawang kasunod na month. Okay, months. So, base sa observation ninyo and pattern, the January, March, and May are actually specific informations, specific details. So, kapag naisip na natin yung pattern at observation natin dito, makikita natin na yung dalawang magkasunod na buwan ay mga ang July at September. At ang pattern na nakita natin dito ay nag-skip lang ng isang buwan. So, ibig sabihin, yung ating specific information dito ay itong mga buwan na to, January, March, May, July, at September. At yung general conclusion or yung broad generalization from this specific information class ay ito yung mga months of the year. Okay? So, skipping a month of the year. So, yun yung magiging generalization natin. Kaya yan po yung ibig sabihin ng inductive reasoning. Ngayon, dumako naman tayo sa deductive. Pagdating sa deductive reasoning class, it is the process of showing that certain statements follow logically from agreed upon assumptions and proven facts. Take note of the word logically. Follow logically from agreed upon assumptions and proven facts. Furthermore, it is reasoning from general premises which are known or presumed to be known to more specific certain conclusions. So, ibig sabihin, kabaliktaran lamang siya ng inductive reasoning. So, ito, magsisimula ka ngayon sa general concept down to specific concepts. And the parts of a deductive reasoning are hypothesis and conclusion. So, pag sinabing hypothesis class, this is the statement which is accepted or known at the beginning. And conclusion is the statement drawn from the hypothesis. So, magbigay tayo ng halimbawa. Ayan. So, a quadrilateral has four sides. A square has four sides. Therefore, a square is a quadrilateral. So, anong napansin ninyo? Dito, sa first statement na a quadrilateral has four sides, ito yung general idea. This is already a theory. Proven na po ito that a quadrilateral has four sides. Then, followed by the second statement na kung saan sinabi niya na a square has four sides, ibig sabihin, nag-specific na siya. So, from general down to specific, gumamit ng deductions, so deductive reasoning skill, magkakaroon tayo ng conclusion na a square is a quadrilateral. So, itong conclusion na to class ay base dito sa general concept to specific information. So, yun ang ibig sabihin ng deductive reasoning skill. So, magbigay pa tayo ng example. Ayan. So, hahanapin natin yung conclusion. Ibibase natin yung conclusion from the hypothesis. Okay? And from the general theory or general idea to specific concept. So, starting dito sa first statement, sinabi niya na all men are mortal. So, that is already proven. Cardo is a man. So, nag-specific siya. So, ibig sabihin, ang magiging conclusion natin dito, Cardo is mortal. So, ganyan po ang pagsagot ng pag-draw ng conclusion gamit ang deductive reasoning skill. Halimbawa pa, all even numbers are divisible by 2. So, that is the general idea or the general concept. 120 is an even number. So, nag-specific siya. So, ang magiging conclusion natin is 120 is divisible by 2. So, yan ang ibig sabihin at gamit ng deductive reasoning skill. Ngayon, i-generalize na natin. I-compare natin yung dalawang reasoning. So,
again, pag sinabing inductive, it moves from specific observations to broad generalization. So, from specific to general. It uses patterns, and take note of this, it aims at developing a theory. Okay? While deductive class, it moves from broad generalizations to specific observations. So, from general to specific. And it aims at testing an existing theory. It uses to reach a logical and true conclusion. So, yan po yung differences ng dalawang reasoning na yan. So, before I end the discussion, okay, let me end the discussion with this quotation. Remember class, according to Albert Einstein, pure logical thinking cannot yield us any knowledge of the empirical world. All knowledge of reality starts from experience and ends in it. Remember again, the ability to reason has a fundamental impact on your ability to learn new knowledge and experiences because reasoning skills will help you comprehend, evaluate, and accept claims and arguments. That would be all. Thank you for watching. Have a nice day.